Hello! Welcome to Kitchen Perry! Today, gagawa ako ng everlasting. Ito ang ating mga ingredients. We have ground pork, carrots, luncheon meat, bell pepper, onion, Reno, garlic, pickles, raisins, pineapple, 2 beaten eggs, grated cheese, and Hans tomato sauce. So let's start. Of course, magigisa lang ulit tayo ng garlic and onion. Then, ilalagay na rin natin si ground pork. Ayan lang natin siyang maluto at ma-absorb yung garlic and onion para medyo matanggal yung lansa ng ating ground pork. Ngayon, i-add na natin ang luncheon meat. Then, i-add na rin natin si bell pepper. So, lahat ng ingredients natin, chinap lang natin siya into cubes. Then, add na rin natin yung carrots. Then, mix-mix lang hanggang sa maluto ang ating mga ingredients. I-add na rin natin ang Reno. Haluin lang siya hanggang sa madurog siya. And lalagyan na natin siya ng Hans tomato sauce. Maglalagay tayo nito para medyo pumula yung ating everlasting. And syempre, pampadagdag na rin ng lasa. Then, lalagyan na rin natin siya ng pickles. At ng raisins. Sila yung mga nagpapatamis ng ating everlasting. So, no need nang maglagay ng sugar. So, hahalu-haluin lang ulit natin siya. Mapapansin nyo, mix-mix lang tayo, add-add lang. So, madali lang siyang gawin. Medyo matrabaho lang sa pagpre-prepare ng ingredients. Haluin lang natin siya hanggang sa maluto. Ganyan, lalagyan na natin siya ng seasoning. So, ang seasonings natin is salt, and ground black pepper. So, halo-halo lang uli hanggang sa makuha na natin yung lasa ng everlasting. So, medyo titikman nyo din siya para malaman ninyo kung okay na ba yung halat niya. So, kung hindi pala, dagdagan nyo lang ng salt.
So, ngayon maglalagay na tayo ng cheese. So, ito yung nagpapa-special ng ating everlasting. Then, nilagyan ko din siya ng egg. So, si egg, ang purpose niya is para mag-thick yung ating everlasting para hindi siya yung durog kapag pin-repair mo na siya, pag tinanggal mo na siya sa liyanera. So, don't forget to put an egg. Kasi, malaki yung kanyang purpose sa ating everlasting. So, ngayon, kaprepare na ating llanera. Nilagyan ko lang siya ng pineapple and ng hard-boiled egg para sa ating design. So, inilalagyan ko na siya ng beaten egg para makatulong din sa pagpapabuo ng ating everlasting once na in-steam na natin siya. So, bakit ba tinawag na everlasting itong ating menu for today? Sabi nila, everlasting kasi matagal siya kahit mga ilang weeks muna siyang naluto, basta naka-refrigerated lang siya, pwede mo siyang kainin. So, pang matagalan siya. Kahit gumawa ka ng marami, then mag-stock ka lang sa iyong refrigerator, carry-carry na lang. May ulam ka na for 1 week. Okay din tong pang-business. So, pwede ka rin mag-business ng everlasting. Sabi nila, pwede kang makabenta ng mga 120 to 150 isang llanera. Ngayon, pwede mo din siyang lagyan ng bell pepper or hard-boiled egg. Ito naman is para sa lang sa design ng ating everlasting once na itaog mo na siya. So, ayan. Lalagyan uli natin yung ating another llanera. Ngayon, lalagyan na, tatakpan natin siya ng foil. Pwede rin daw itong steam kahit walang foil na nakatakip. Pero kasi, di ba pag nag-steam ka, yung moist ng ating steamer is kumakapit dun sa takip. So, may tendency mapatakan yung ating everlasting and magsabaw siya. So, ako, mas prefer ko na tatakpan siya ng foil. So, ayan. Ready to steam na ang ating everlasting. So, gumamit lang ako ng rice cooker kasi may steamer naman siya. And good to know na kasya ang aking llanera. May mga nakita din ako sa supermarket na mga llanera na bilog. Actually, pwede mo rin siyang gamitin para maganda yung design niya pag nag-plating ka na. So, i-steam lang natin siya ng 1 hour. Ayan! Ready na ang ating everlasting. Ilagyan ko lang siya ng cheese sa ibabaw para mas lalong espesyal ng itsura. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.